Kilala ko lang sa inyo, guys, si Rio. Or, mula sa Marubahay, Palawan, Parting South. Napamahaba natin dito. Kamay, dalawang daliri na. Dali lang, nag-iipon pa ng lakas ng loob. Ngayon ko sa'yo. Good day mga ka-Onyx, narito tayo ngayon sa Puerto Princesa City, Palawan at sasamahan namin kayo sa isa sa mga dinarayo at pinupuntahan ng mga turista na sikat na farm dito. Halina kayo, puntahan natin ang Crocodile Farm. Let's go mga ka-Onyx. 40 pesos lang ang entrance fee para makapasok sa Crocodile Farm. Maaari mo nang maghintay o magpa-picture ang mga grupo habang naghihintay na tawagin sa loob ng Crocodile Farm. Kung kaya, sinamantala na ito ng aming mga kasama. Okay, post dito. Post doon. At tinawag na ang aming batch na pumasok sa unang bahagi. Heto at panay pa rin ang post ng aming mga kasama. Ito sir yung may kinain ng tao sa amin sa radio mo. Kaya ang pangalan niya si Rio? Itong kalangsay na to. Okay. Yan yung balat niya. Ito yung balat niya. Nakakain ng tao. Nahuli nila sir sa sobrang... Yung po yung reptile house and nature park is make sure huwag masyadong malaki sa pulungan ng mga hayop sa area. Okay? So bago tayo lumabas sa live Ramadans, pakilala ko lang sa inyo guys, si Rio, or kayo po, hindi po siya sinolong ng crocodile. Si Rio, the largest of water crocodile, nahuli siya August 4, 1990 sa Rio Tulang River Madaraza, Parting South ng Panawan. Ang haba po niya 17.635 meters, sinolong ng crocodile 20.33, 6 na metro, 2 meter longer than siya kay Rio. Sinolong ng crocodile nahuli sa August hanggang sa Mindanao noong 2011. Never nakapunta ng Palawan. Wala ka na ako. Okay, sa tara po. Pwede ko pa rin bumalik sa Lolo, after this, be crocodile stuff. Parado? No? So, halos kasi nga pa niya si yung skeleton sa breathing area. Ito po yung estimated age niya through his length. Isang taon. Water crocodile, okay? Ay, dito din yung isa. Aba mo, nagpapainit sila ng katawan, no? Pag nakabukan na po, ayun yung breathing. Saan ang ilong ng buhaya? Yung mukhang stick figure na ibon sa dulo ng muso niya. Kita niyo po. Yung mga stick figure na ibon or ilong ng teddy bear sa dulo ng kanyang muso. Pag nasa ilalim po sila ng tubig, nakapuli sa verge tulad ni Mark kanina, hindi siya humihinga. Bakit patay na ro? Kung tamad po, nagbibigil lang po ng kanyang hininga. Parang tao, pwedeng malunod. Only in the Philippines lang yan. Sadly, critically endangered. That's why we're conserving them here sa crocodile farm. Bakit critically endangered? Habitat loss, napapatay ng mga tao out of fear. What we people don't realize kasi ay importante din po ang crocodile sa ating ecosystem. Ano kayo lang importante, sabi niya?
Siyempre, they keep our ecosystem in balance. Since 1987, gabits ka lang siya nung nakuha doon at nadala dito sa Palawan. Bakit siya nilipat dito from the breeding area? Kasi nakaawal ka po siya ng ibang propolis, yung sa loob. Hindi na po masyadong makita, pero yung kanyang parang kamay, dalawang gabili na lang ang nabili. Ilang taon na po ito? Ito po, estimated po, 60 to 70 years old. So, estimation na po. 60 to 70 yes. years old. Kung mag-explore, ayan, may akas iguana dito sa reptile house, pinabot na po kami ng malakas na ulan o kaya hindi na kami nakaikot sa ibang wildlife animals. Dumiretso na ang aming batch sa huling bahagi na kung saan pwedeng magpa-picture as souvenir sa mga baby crocodiles. Dito ay kailangan ng tapang ng loob. Hindi ako. Ito ang matapos na raw. Dali lang, nag-iipon pa ng lakas ng loob. Sabi sa iyo. Nag-iipon na ng lakas ng loob. Ito ang lugar kung saan marami pang Palawan wild animals ang makikita. Kaya si Kuya ay naiinip na dahil malakas pa rin ang ulan. Nilibang na lamang namin ang aming mga sarili sa panunood sa aming mga kasama sa pagpapapicture sa mga baby crocodile. Itong si ate, sobrang takot sa baby crocs at nananayo pa ang mga balahibo. Ang galing dito mag-i-dance sa Palawan. Oh, nang tumila ang ulan, ay sinamantala na namin na umikot sa iba pang mga wild animals. Oo nga, diyan kami nagpa-picture. Sige ate, magpakain ka sa buwaya. Napakaganda ng buwaya. Ayos ang posing ni ate. Ito naman ang Palawan Haircuts na kung saan dito lang sa probinsya ng Palawan makikita. Ano ka lang yun, Julia? May pakain pa kayo? Papaya, sabi yun. Puntahan pa natin ang iba pang mga wild animals dito. Python? Ah, may tinawin niya. Python?
Namumula pa ang mata ng isang ahas na ito na parabang gustong tumuklaw. Heto ang isa pang kakaibang wild animals na dito lamang makikita sa probinsya ng Palawan. Ang wild birded pig. Birded pig nga, ayan o. Oh. Ito ang baboy damo na balbas sarado na dito lamang makikita sa probinsya ng Palawan. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa videong ito. Maraming salamat po.